So, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng icon dun sa ponti. Kung paano siya paano siya dumabas dun sa ponti yung icon. Nagagamitin niyo dun sa ilalagay niyo sa mga font ng letra. Okay? So, ang kailangan nyo talaga natin dito yung all file converter, tsaka yung ponti, tsaka yung ES File Explorer. So, kailangan din natin pala ng pixel up dito. Ito yung pixel up. Madalas naman natin gamitin yun sa pag nag-edit tayo ng mga themes. So, magda-download lang kayo ng mga icon na kunyari ilalagay nyo heart or kung anong gusto nyo ilagay sa letra nyo. Basta palawakin nyo lang yung kaisipan nyo at pwede kayong mag-search sa sa Pinterest. Dito sa Pinterest, pwede kayong mag-search ng kung ano-ano rito. Kunyari, ang ilalagay natin is search natin na kunyari heart icon. Galing mo! Yan yung mga ganyan. Yung kulay itim na yan, ganyan. Mga solid na maliliit na yan dito. So, meron akong ginawa dito. Yan. Kung anong gusto nyo ilagay. So, bubuksan lang natin yung pixel up natin. So, kunyari ito. Ayan. Bali, isiset lang natin siya sa image size. Square lang natin. And then yung dinownload na na icon na ilalagay natin dito. Hanapin nyo lang dito sa album. Sample lang ito, ako nyari ito. So ayan yung ako nyari dinownload ko. Ay kunin natin yung may background. Kung paano sa tinatanggalan ng background. So, andito yun sa pins. So, kunyari, ito gagamitin ko is... Alright, ito. Yan. I-scroll nyo lang to, tapos... Erase color nyo lang. So, ayan. I-on nyo lang to. Then, i-adjust natin sa guardian. Nasa inyo na yung gano'ng kalaki gagawin nyo. Kasi ma-adjust nyo naman yun pag ando na yun. Pag nakalagay na sa ponti yan. Yan. Pwede rin yung mga letter. Kung gusto may, may papalit. Kasi papalitan nyo yung mga letter. Pwede rin yung letter dito. Basta transparent yung background. And then isa-save nyo siya. Yan. Pagka-save nyo ganyan, buksan nyo yung all file converter nyo. Sa all file converter, ito yung lalabas. I-click mo lang yung image. And then, i-set nyo siya sa SVG. Then, convert to SVG. Tapos, next. Kailangan may wifi or may wifi to or data. Kasi, i-upload nyo kasi ito eh. And then, choose file. Hanapin nyo yung in-edit nyo. Galing mo! Ayun, bubuksan natin yung album. Tapos, punta tayo ng Pixel Hub. Other album, then pixel up. Ito yung ilagay natin yan. Kailan mag-update siya ng ganyan yan. Pag ganyan na lang, download na siya. I-click niya yung start conversation. And after that, i-click niya yung download yung nakakulay green. So, mag-download yan. Finish na. Ngayon, i-close lang natin yan. Pwede kayo kahit ilan ilagdag nyo, pwede. Tapos bubuksan nyo yung ES File Explorer nyo. And then, hahanapin nyo yung dinownload nyo. Yung icon na yan. So, ito yun. Yung SVG na to, ito. So, delete nyo na yung copy na isa na yan. Ito yung footprints ng aso, di ba? Yung aso yan. Kakat nyo siya, tapos slide lang kayo dito. Internal storage. Hanapin niyo yung folder no ponti. Ito. Tapos dito sa SVG niyo ilalagay. Yan. Pag nandyan na yan, close nyo lang yan. Sa font ganito rin. Bali mo may tuturo ko sa inyo. Bubuksan nyo ngayon yung ponti.
Yan, bali may inap dito. Dito sa Explore Explorer. Maglalagay kayo ng TTF font dito sa ponti. Pwede dito sa sample font. Sa loob yan ng ano ng ponti. Ito. Pwede kayo maglagay ng mga TTF font dyan. Yan yung gagawin yung base na font. Kunyari, bibabaguhin kayo sa font na yun. Letter A, letter O, number, yung tuldok, baguhin yung heart. Yan. Dito lang kayo maglalagay para may guide kayo. Yun yung gagawin yung galing mo! So ngayon, bubuksan natin yung ponti. Kunyari, ito may ginawa na ako rito. Ito yung new 47. So ayan yung ginawa ko. Dinagdagan ko lang siya ng heart. Tapos ngayon, kunyari, yung sa letter O tayo. O dito sa letter P. Ayan, ganyan yung lalabas dun. Paglalagay niya siya ng icon, ikilip niyo lang tong ito. Tapos scroll nyo to, yung legacy. Andito yung nilagay natin kanina, yung in-upload natin dito yun. So, iikot lang natin siyang ganyan. Ayan. Nari lalagay natin yung script na. Ayan, pagkalagay nyo ng ganyan yan, i-click nyo yung screen. Tapos bubulahin nyo itong isa. Ayan, pwede naman na adjust naman yan dito eh. Ayan, bubulahin, ay click nyo yung erase, bubulahin nyo lang ito. And then i-click nyo itong box na broken box na ito, yung broken line. Tapos apply nyo ito, tapos i-click nyo yung screen. Ayan, tapos check nyo yung arrow sa taas, yung mahaba, para ma-preview nyo siya. So yung letter P. So ayan na yun. Ayan. Ganyan lang yung maglagay ng mga icon dito sa letra. Bubuhin yan hanggang sa mabuo nyo itong, depende kung ano lang yung mga letra na pwede nyo baguhin. Nangyari, letter H. Ayan. Pag magbabago naman kayo ng letra, ganito. Ayan. Tatype nyo lang ito. Nangyari, babaguhin nyo letter H. Kaganyan kaya. Pangit, pwede nyo balikan yan. So kunyari yung H, tapos i-click nyo yung mata para mawala yung parang shadow na H sa likod. And tapos tingnan nyo yung preview, yung letter H. Parehas yung sa letter A, kung maliit o malaki. So maliit siya. Uburahin nyo lang siya ulit. Tapos i-click nyo ulit yung mata para lumabas yung kopyahan nyo. And then, lagay ulit kayo ng letter H. Sulat ulit kayo ng letter H. Yan. Yung bulagay niyo ulit para lumabas yung, ayaw mawala yung background niya. And then, i-view niyo ulit yung H. So, ganyan. Kaya nasa sa inyo na yun. Nasa sa mga kamay niyo yung sagot dyan kapag gagawa kayo ng mga font na ganyan. Basta pag maglalagay kayo ng icon, i-click niyo lang itong kahit ilang i-upload niyo sa all converter file, pwede. Kahit anong ilagay nyo, ayan. Kapag maglalagay kayo ng ganito, wag nyo yung letter dito, yung letter H. Wag nyo muna ibablock yan, buburahin nyo muna yan. Parang ganito. Buburahin nyo muna yan. Magsisimula muna kita, yan. Tignan nyo yung mata. Tapos maglalagay kayo ng icon. Lagi niyong uunahin yung icon bago niyong kulayan. Galing mo! Ayan. Wow! Click nyo yung screen para mag-block siya. And then, click nyo itong broken na border. Apply din, tapos click nyo yung screen. Ayan. Tapos, i-preview nyo. So ayan, may lumabas na icon na gano'n. Gano'n lang yung gagawin nyo hanggang sa mabuo nyo yung gusto nyo yung style dito sa font nyo. May marami yan kasi pati yung big letter dito gagayahin na rin yan lahat. Ito, may babaguhin ka rito. Click nyo lang siya. Kanyari, babaguhin nyo yung letter A. May dalagagay dyan, pwede rin. Oo, pwede rin yan. Tapos yan, yan. Kadalasan dito O tsaka yung I yung binabago rito. Tsaka yung mga tuldok.
yung tuldok. Yan. Pwede natin gawing heart yan. Basta, kasi laki lang siya nung yan. Ito yung magiging guide nyo. And then, i-click nyo yung screen. Tapos, i-close nyo yung mata para mawala siya. Yan. Tapos, i-preview nyo. So, makikita natin dito yung .com. So, ayan yung preview nyo. Pwede nyo rin kulayan nyo kung gusto nyo. Kita nyo lang ito. Then, i-touch ko nyo lang yung screen para lumaki siya. So, ayan. And then, preview ulit. Yan, kaganda kasi dito pwede kayong bumalik. Ayan. So, ganito naman yung paglagay nung, ganyan yung pag-edit ng letra. Kapag maglalagay naman kayo ng base na font, ganito. Ganito yung unang yung makikita. Buksan nyo lang yung open. Tapos sample font. Dito yung sample font, yung mga nilagay nyo dito sa SQL Explorer na font. Yan yung gagawin yung base. Kanyari yung filter, yung ribbon na yan. Yan, i-choose nyo lang siya. Tapos, may lalabas na ganito. Click nyo po yung Spanish or Espanyol yan. Tapos, click nyo yung arrow sa taas. Tapos, lagay nyo ng pangalan nyo kung gusto nyo. Kasi ito yung lalabas na title nung font na gagawin nyo. TTF kasi yan. I-convert nyo siya sa ITS pag na ano na. Mayroon naman akong tutorial ng ano eh, how to convert TTF to ITS dyan sa YouTube channel ko, sa customized channel. So, kanyari ito na yung gagawin yung base. Ayan, kunyari, nakamali kayo sa sulit. Pwede nyo nang burahin yan dito sa taas. Kunyari, ito. Itong A. Talagyan natin ng i-locate yan. Pwede. Ayan. Kaya mas maganda kung solid yung kulay na gagawin yung icon bago nyo i-upload dun sa file converter. Click nyo yung screen and then ito yung apply hint nyo, then click nyo screen. Ayan. So yung A natin, ayan. B, C, D. So ayan. Tapos yung O. Ganun din yung gagawin nyo pag sa big letter nyan. Ayan, O din yung Hello Kitty nya. Pwede lang kayo magdagdag dyan. Dito nyo lang din i-edit yun. Hanapin nyo lang dito sa taas yung big letter nya. Tsaka yung mga dot na kailangan nyo baguhin. Yan, kung gusto nyo lagay nyo ng artihan yung mga number, pwede rin. Basta mag-upload lang kayo ng mag-upload sa file converter ng mga icon na gusto nyo para marami. Pwede rin yung mga letra dun, basta solid yung letra. Or dapat naka-transparent yung background nya. .com. So ayan, ganyan lang kasimple. Tapos kung tapos na kayo dito, kiklik nyo lang tong share sa taas and then sisave nyo siya sa SQL Explorer and then save to ES. Ayan, tapos hanap lang kayo ng location dito kung saan nyo ilalagay. Kunyari dito sa download nyo ilalagay and then select nyo lang yan. Automatic na yan, mas pupunta na yun sa SQL Explorer sa download. Ayan, pupunta na yun dito. TTF yan, pagbagsak nyan dito. So, ito na yun. Yan naman, i-convert nyo na sa ITS yan para magamit nyo na siya. Alright, maalam may tutorial naman ako doon. Sa pag-transparent naman sa PixelLab, ganito. Pag maglalagay kayo ng icon sa PixelLab. Yan. I-click nyo lang to, tapos click nyo lang yung transparent. Ito. Yan yung pang-apat, tapos transparent. Kanyari ito. I-edit lang tayo. Ay. Yan, pwede rin letter dyan. Isang big letter na ilalagay nyo. Basta, kabisaduhin nyo lang itong SQL Explorer. Madali lang naman to. Hindi naman ito maraming
katulad ng ano ng PicsArt, mahirap siyang gamitin. Ayan ulit, maglalagay tayo ng sample, tapos i-upload nyo dun sa all files converter nyo. So kanyari ito, ayan mga icon na icon na yan. Ito kanyari may background siya, scroll nyo lang to, tapos hanapin nyo lang yung color, ay yung eraser, ito erase color. Ayan, lakayin nyo kung gusto nyo, tapos i-click nyo lang yung plus. Ayan, tapos yung drops, tutok nyo siya dito. Ayan, para matanggal yung bullets doon. Tapos igigitna nyo lang. Ayan, tapos basta transparent lagi yung background nyo na ito, transparent. Tapos save nyo lang siya. So, ganun din yung gagawin nyo. After nyo pa-save na ito, i-upload nyo lang siya sa file converter. Ito. Back nyo lang yan. Kaya i-close nyo. Tapos buksan nyo ulit. Yan, tapos image. Kung nabuksan nyo na yung... Basta SVG lagi ah. Tapos next. So medyo kailangan natin dito, medyo malakas-lakas ng wifi, tapos mag-choose kayo ng file. So yung ganun, i-upload nyo lang siya rito, hanapin nyo lang dito sa may album nyo. And then i-upload nyo lang siya. Ayan. Antayin lang natin siya mag, ayan, mag-download dyan. Huwag niyong kakalimutan, after niyo ma-download ito, i-move niyo sa ano ah, sa Ponti, dun sa SVG folder niya. So ayan, start convert, napindot ko na kasi siya kaagad eh, kaya lumabas na kaagad yun. So ayun, ganoon lang kadali siya, yan, tapos da-download nyo lang siyang ganyan. So ayan, na-download na siya kaagad, pupunta lang tayo dito sa AS File Explorer natin. Ito yung kukunin nyo, yung SVG nyo. Ika-cut nyo lang siya, tapos back. Hanapin nyo yung Ponti. Tapos SVG. Diyan nyo lang ipipaste. Yan. Tapos buksan nyo ulit yung Ponti nyo. Dun nyo, dito. Pwede na ulit kayo mag-edit. Ayan o. Tapos dito, scroll nyo lang to. Tapos legacy. Ito na yung heart na nilagay natin ng huli. Pwede rin yung mga letter dyan yung kung gusto nyo nahihirapan kayong mag-type dito, ay mag-draw dito ng letra dahil nga yan. Pwede nyo ilagay yan sa ano, kung gusto nyo bubot, huwag na ano, burahin nyo yan. Kanyari ito, hirap kayo sa letter E. Yan, pagka ganyan walang lumabas na letter E, ito yung mata, i-bitawin nyo lang. Yan, kanyari letter E, pwede malakayan yan. Tapos tanggalin mo lang ito. Yan. Yan, ganyan lang. Pwede mo siyang burahin. Pwede naman kayo mag-upload dito ng mga letter na gusto niyang isingit. Sa, basta may base na kayo. Kasi mahirap ito pag nagbuo kayo isa-isa. Isa-isa inyong bubuuhin yan. Kung ano kayo. Ayan o, isa-isa yan. Ang dami yan. Eh kung buo na, ilang letter lang yung gagawin niya, tsaka lalagyan niya ng icon. Ayan o. Diba? May base na kayong gagamitin. So ganun lang yung paglagay ng icon tsaka pag-edit ng font dito sa Ponti. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Customize Channel. Dito ka po yung report. So may mga katanungan po kayo kung tutorial na pwede niyong ipagawa sa akin. Comment lang po dito sa mga video. Ayan. Comment lang po kayo sa mga video na yan. Babasa ko naman po yan dito. Ayan. Diyan ang babasa. Diyan nagre-reply naman po ako dito. So, ayun lang. Maraming salamat.